Sa Marikina City, mayroon ng mga ibinibiyahe na bagong jeep o beep. Proyekto ito ng One Team, isang management consultancy na nagbibigay ng mga programa para sa mga local transport association. Isa sa programa nila ang BEEP program na nagsimula noong 2014. So talagang kailangan mabago yung sasakyan para umangat ang kanilang kita. So in 2014, sinimulan ho natin yan. Mga brand new jeep, iba na ho ang design, ang pintuan ay nasa gilid na, no, gaya ng pinapatupad po ngayon. At eventually, from brand new, ginawan Euro 4 na ho pinapatakbo natin para makita kung talagang epesyente ba ito, kung ito'y talagang magiging pakinabang sa mga operator at driver ho natin. At kung talagang akit ang buhay ng lahat, hindi lang operator, hindi lang driver. Si Rudy ay isa sa mga driver ng BEEP. Dati siyang taxi driver. Kumikita siya ng 900 piso noon sa loob ng 24 oras na biyahe. Pero umalis siya ng malamang kolorum ang taxi. Almost 20 years na po. So iba-iba po yun, dire-diretso po yun. Nung yun nga po, nung nalaman ko na kolorum na, dahil kasi hindi na kami pinalabas sa garahe, papauwi ako rito, nakita ko yung isang beep na bumabiyahe rito na pre-ride. Nagkataon daw noon na nag-aalok ng libreng sakay ang mga bagong jeep o beep sa Marikina. Namangha ako dahil kulay blue siya. Pre-ride pa lang siya noon. Nung dumaan siya dyan, nung nakita ko. Tapos sabi ko sa inyan, nung tinanong ko yung driver, sabi niya meron daw opisina rito sa may Balagtas, tapat ng Iglesia ni Cristo, tabi ng Sea Oil. Pag bumaba ako roon at nagtanong ako, nakita ko kasi hindi lang siya, maganda talaga, may offer po kasi siya, bukod sa wanted driver, may offer siya na SSS, PhilHealth, sa Pag-ibig. Nag-apply siyang driver. Tatlong beses kada linggo ang biyahe niya sa BEEP. Marikina hanggang Stop and Shop sa Santa Mesa ang ruta niya. Ang biyahe namin dito, every other day, dahil 24 hours kami. So straight kami mula umaga ng alas 4 hanggang kinabukasan ng alas 4 ng umaga ulit. Sagot ng operator niya ang maintenance at gasolina. Sa maintenance naman po, dahil mga bago siya, wala kaming problema rito. Ang nangyari po rito, pagka may sira po yung sasakyan namin, meron po kaming blow bag na pinipirmawan sa umaga. At nandun po yung report namin kung meron pong sira. Ang driver po rito hindi gumagawa. Talagang magdadrive ka lang, ikokondisyon mo yung sarili mo para magdrive. Kaya naman mas malaki ang kanyang kita. Umaabot sa 1,800 pesos ang naiuuwi niya kada pasada. Ang total na kinikita ko po sa isang araw, pag na-hit ko po yung 7,000 na yon, meron na po akong eksaktong 1,800 agad. So, mabara po sa 7,000, meron po akong honorarium na dinadagdag doon sa kinikita ko 1,800. So, may additional pa po siyang dagdag. Aircon ang minamanehong beep ni Rudy. Nabayad po. 10 piso ang minimum na pamasahe rito. Mas mataas ng 2 piso sa ordinary na beep. Mabing ayos lang po. Pero hindi raw siya nawawalan ng pasahero. Kung mapapansin ninyo, ma'am, ang biyahe po sa amin sa beep, lagi po kami puno ngayon. Tanggap na po kami ng commuters. So halos lahat ng dinadaanan, lalo na pagka papunta kami ng Lamuan, papunta kami ng Cubao, napupuno po kami lagi. Kahit po nasa Cubao kami, papunta kami rito, napupuno po kami. Sa kasalukuyan, may 2 terminal ng BEEP. Isa sa Marikina City at isa sa Cubao, Quezon City. Ayon sa One Team, epektibo sa kanilang mga driver sa Marikina ang bagong jeep. Mayroon silang 30 Euro 4 diesel na BEEP at 27 electric. As far as we're concerned, modernization works kasi halos 4 na namin ginagawa ito. Way before government thought of it. Pero hindi lang dapat sasakyan ang inaayos. Kahit paano kailangan rin nila mag-adjust. Kailangan ng disiplina sa daan. Ito hindi na natin matatanggi. They will have to change also. No? Siguro kasama sa agam-agam nila yan, na baka mahirapan sila sa pagbabago. At nakita natin yan, no? Na nahirapan sila sa pagbabago.
Pero this model will tell you na pwede namang gawin.